Morning, Sipster friends. Just wake up a few minutes ago and I decided to film this before I go to work, before I take a shower. And I'd like to share to you this one I also read on SocMed. Yeah, it says, poverty is the killer of love. Maybe I'm wrong, but my experience is that poverty always weakens love and relationship. Yan yung nabasa ko. Yan. Okay. Well, in my opinion, it depends. Okay. If both parties are just, you know, focusing on material things, okay. Well, that's true. It's a killer kasi ang hahanapin mo dyan is pera, laging pera, which is most problems ng mga mag-partners nowadays. Yan, so, for me, if both of you are helping each other naman, and marami kasi, ano, they're really looking at the financial side. I just want to continue the video that I was doing kanina, and the topic was yung nabasa ko din sa isang post sa social media, which is poverty is the killer of love. Maybe I'm wrong, sabi nun ang sulat, but my experience is that poverty always weakens love and relationship. Ang naano ko dito is, nag-catch ng attention ko is yung poverty always weakens love and relationship. So, paano ba nawi-weaken ang love ng isang tao? Siguro kung ang basis mo na magmahal is yung pera or yung status mo sa buhay, then it will really weaken your love towards somebody. Yun, so... ang advice ko lang is bakit ka magfo-focus doon, 'di ba, sa financial status ng isang tao. Sabi nga nila doon sa mga nababasa natin, 'di ba, na ang makikita mo yung loyalty or yung love ng isang babae kung ang isang lalaki ay walang wala. At makikita mo din ang pagmamahal ng isang lalaki sa isang babae kapag siya ay meron na or siya ay yun nga, kung meron siyang pera, something like that. So, but basically, honestly speaking, yan ang batayan na ngayong panahon na to. Minsan mas gugustuhin ng isang babae ang taong may or ang lalaking may pera. Kasi of course, magiging secured siya financially. At saka yung future ng magiging family nila, lalo na kung halimbawa, bibuo sila ng family, kakaanak sila, ganyan. Doon mo marirealize na kailangan pala talaga ng pera. Minsan, may nabasa nga ako, sabi doon sa isang post, aanin mo ang pagmamahal kung hindi mo naman maipambabayad yan ng tuition fee, maipambabayad ng bills. Diba? Kasi ngayong iba, sasabihin nila, ha, mahal ko kasi siya, kaya okay lang kahit wala siyang trabaho or ang trabaho niya is like this or like that. Pero syempre, hindi mo i-judge naman yung sitwasyon mo. Kasi as time goes by, pag madiskarte naman sila at ginagawa na nila ng paraan ang kanilang buhay, then I think magiging maganda naman ang kanilang future. So, pero ang nakakasad lang kasi is minsan may mga lalaki na nagdidepend na lang sila sa asawa or minsan hindi pa nga sila nagbibigay sa mga asawa nila. Which is parang torture yun sa mga asawang babae or sa mga partner na babae. Parang, ano ba yun? Inanakan mo lang ba siya? Magkapamilya lang, ganyan. Pero hindi ka naman nag-help financially. Diba, kawawa lang naman yung babae pag ganun. So dapat dito partnership talaga. Dapat magkaroon kayo ng initiative pareho para mag-help each other. Yan. So
siguro sa nag-post na to, iniwan siya or yeah, pinagpalit siya sa may pera. Well, you know, madaming mga nangyayaring ganyan, mas pinipili yung may pera. Syempre kasi mas pero may mga nakikita naman ako na yung babae pinili niya yung may pera, mayaman sila, pero wala silang anak, di ba? So, parang useless din yung kayamanan mo kung wala ka namang anak. Para sa akin yun, ha? Hindi ko naman dinijudge yung mga walang anak. Well, siguro it's their fate, di ba? Na ganun. Well, wala tayong magagawa doon. But sa akin kasi, pinili ko ang pamilya ko. So, hindi ko man naman sinasabing walang pera ng asawa ko. May pera siya. Hindi lang niya ako binibigyan. Char. Well, anyway, sa akin, poverty will not weaken your love and relationship. Instead, make it as a challenge para mag-improve ka or mag, how do you call this? Para mag, ma-inspire ka na, na palaguin ang buhay mo. Make poverty as a challenge and improve your life, your living. Huwag kang tumigil na gumawa ng paraan or maghanap ng way kung paano ka mag-improve sa buhay mo. So, yun lang sa akin. So, definitely ito, poverty is the killer of love. Well, hindi siya killer. Make it as a challenge or inspiration. And kung halimbawa pinagpalit ka naman sa mas mayaman, then take it as a challenge and improve your life. At try mo din magpayaman. That's all. Thank you so much for watching and have a good day.